Kamusta mga kaibigan? Sa episode na ito, tatalakay natin ang buhay ni Manuel o mas kilalang Maui Wellar, isang dating tanyag na NBA player mula sa kanyang pagsikat bilang basketball star hanggang sa mga kontrobersya at trahedyang sinapit niya. Suriin natin ang bawat yugto ng kanyang buhay. Tara, simulan na natin. Ipinanganak si Maui Wellar noong 1978 sa Bacolod City, Negros Occidental. Bata pa lamang ay nahilig na si Maui sa basketball at kalaunan ay nagpakitang gilas sa mga lokal na liga. Dahil sa kanyang liksi, taas at husay sa court, agad siyang napansin ng mga scouts kaya't nakapasok siya sa Metropolitan Basketball Association o mas kilala bilang NBA. Isa sa mga pinakatagumpay na bahagi ng kanyang karera ay noong naging bahagi siya ng Negros Slashers NBA. Sa ilalim ng koponan, tinaguruan siyang flying fish dahil sa kanyang bilis at pagiging agresibo sa court, lalo na sa mga pass break plays. Di lamang siya kilala sa ofensa kundi pati na rin sa kanyang depensa. Ang NBA ay isang lokal na liga na sumikat noong late 90s at tumulong sa pagdevelop ng mga basketball talent sa buong bansa. Isa si Wellar sa mga naging bahagi ng liga at kasabay ng Negros Slashers, siya ay pinangaralan bilang isang pinakamahusay na manlalaro. Gayunpaman, nang magsara ang NBA noong early 2000s, tulad ng maraming manlalaro sa liga, naharap si Wellar sa kawalan ng oportunidad upang ipagpatuloy ang kanyang basketball career. Nang matapos ang NBA, sinubukan pa rin ni Maui Wellar na makapasok sa Philippine Basketball Association o mas kilala bilang PBA. Subalit, hindi naging matagumpay ang kanyang paglipat. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumagsak ang kanyang karera sa professional basketball. Matapos ang kanyang basketball career, napabalitang nasangkot si Wellar sa iba't ibang personal na kontrobersya. Noong 2018, nadawit si Wellar sa mga alegasyon ng illegal na droga at siya ay naaresto sa isang bypass operation. Ang balitang ito ay isang malaking dagok sa kanyang pangalan. Ang kanyang pagkakasangkot sa droga ay nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay at mula noon, patuloy siyang napag-usapan sa negatibong paraan. Noong April 16, 2020, isang malagim na pangyayari ang naganap. Si Maui Taylor, habang nasa labas ng isang gym sa barangay Villamonte, Bacolod City, ay binaril at napatay ng isang hindi kilalang salarin. Ang insidente ito ay ikinagulat ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga dating kasamahan sa basketball. Ayon sa mga ulat, tinitingnan ng mga pulis ang posibilidad na ang kanyang pagkamatay ay may kinalaman sa personal na alitan o ang dating pagkakasangkot niya sa illegal na droga. Ang balitang ito ay isang malungkot na wakas para sa isang taong minsang naging bahagi ng larangan ng sports. Bagamat siya ay nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay, hindi makakaila ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng basketball. Si Manuel Maui Wellar ay isang halimbawa ng isang atleta na nagtagumpay sa sports ngunit nakaranas ng matinding pagsubok sa personal na buhay. Mula sa kanyang kasikatan sa NBA bilang flying fish hanggang sa mga kontrobersya at trahedya ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang kwento ay isa sa mga kwentong puno ng tagumpay at pagkabagsak. Salamat sa pagsama sa amin sa pag-alala kay Maui Wellar, isang basketball star na hindi makakalimutan ng mga tagahanga. Hanggang sa susunod na episode mga kaibigan. Paalam!